Hello guys, how are you today? I hope you are all okay. Guys, we will move on to our new lesson. But before that, let us have a short recap regarding to our lesson last time. Our lesson last time was all about how to obtain goods and services. What do you mean by obtain? When we say obtain, to gain or to attain. Alright, ibig sabihin na obtain, magkaroon, magtaglay, or magtamo. Alright? We will talk about how to obtain goods and services. Paano nga ba tayo magkakaroon ng mga goods and services na kailanganin natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Okay? The first one, barter. When we say barter, in the beginning guys, man gave or exchanged his product or service by means of barter. Another, money. Money, it is anything generally accepted in exchange for goods and services. A tool or a medium of exchange with a standard value. Commodity money derives its value from the commodity of which it is made. Ibig sabihin, makukuha o malalaman mo ang halaga ng pera mula sa kalakal kung saan ito ginawa. Ibig sabihin, nakabase ang halaga ng pera sa bagay o kalakal na ginamit dito. That is commodity money, guys. Whatever people agree to use as money is their monetary unit. Monetary meaning to say relating to money or currency. Monetary unit, it is a unit of money, a quantity accepted as a standard of measurement or exchange. Monetary unit, guys, ito ang pamantayan ng palitan ng salapi o pera. Next, fiat money. Fiat money is the money by government decree. Now, peso is the monetary unit in the Philippines, dollar in US, and yen in Japan. Ang peso, ito yung batayan o pamantayan ng pera sa Pilipinas, dolyar sa United States, at yen sa Japan. Yan yung mga batayan o pamantayan ng pera sa bawat bansa. Next, credit. Credit, the new trend in buying or purchasing goods or services, is with the use of plastic money or credit card. Ito ang bagong kalakaran guys sa pagbili ng mga kalakal, produkto o serbisyo sa pamamagitan ng paggamit ng plastic money or credit card na tinatawag natin. Okay, now, we will move on to our new lesson. Our lesson for today is all about entrepreneur, the characteristics of an entrepreneur. A successful entrepreneur must be able to make wise decisions about how he uses his time, continually evaluating and prioritizing tasks according to relevance and importance. This means including short and long-range planning and the ability to participate in economic forecasting and market research. Bilang isang entrepreneur guys o isang negosyante, dapat nakakagawa tayo o nakakaisip ng wais at matalinong pamamaraan at desisyon at kung papaano mo gagamitin o kung papaano natin gagamitin ang ating oras at panahon na makakatulong sa ating negosyo. Kailangan din suriin ang mga bagay na may kaugnayan at kahalagahan sa iyong negosyo. Nangangahulugan ito na kailangan mo ng pagpaplano upang makatulong ito sa pag-unlad ng iyong negosyo at ng ekonomiya ng bansa. Tatandaan natin yan guys. Ang tanong, how do we define success as an entrepreneur? Guys, entrepreneurs build and start things. And how many times you can do that in your life is what defines success as an entrepreneur. One of the most important things you can do as an entrepreneur is to fail and fail often, but learn quickly and move on. Guys, para maging matagumpay na negosyante, kailangan mong gumalaw, gumawa ng paraan para sa pagpapatakbo ng negosyo. Isa sa pinakamahalagang bagay na kailangan mong gawin ay tatagan ang iyong loob sapagkat mararanasan mong mabigo pagdating sa pagninegosyo. Kailangan mong tanggapin ang mga pagsubok, ang mga problema na iyong kakaharapin. Pero ang pinakaimportante dito ay huwag kang susuko na abutin ang mga layunin at pinapangarap mo para sa iyong sarili at para sa iyong negosyo. Yan ang sikreto ng pagiging matagumpay na negosyante. Alright? Always remember that, guys.
Now we will talk about the characteristics of an entrepreneur. For this lesson, we will talk about the characteristics that an entrepreneur should possess. What are those characteristics? Ito yung mga katangian na dapat taglayin ng isang entrepreneur, ng isang negosyante when it comes to entrepreneurship, guys. Pagdating sa business, the first one, creative. An entrepreneur has a creative mind that is the basis for his or her business. Creativity gives birth to something new. For without creativity, there's no innovation possible. Ibig sabihin, dapat malikhain ka. Alright? Ang pagiging malikhain ay nagsisilbing batayan pagdating sa negosyo. Sapagkat kapag wala kang creativity, hindi ka lumilikha ng mga bagong produkto at serbisyo na maaaring makatulong sa iyo at sa iyong negosyo. Sa madaling salita, walang improvement dahil walang pagbabago. Alright? Creativity, guys. Why is it important? Bakit ito mahalaga? Because creativity helps develop new ways of improving an existing product or service to optimize the business. This also allows entrepreneurs to think outside the box and beyond the traditional solutions. Come up with something new, interesting, versatile, and yet have success potential. Bilang isang entrepreneur, guys, lagi niyong tatandaan ito, ha? Dapat malikhain ka. Dapat creative ka. Dahil makakatulong ito upang makabuo o makagawa ka ng bagong paraan na makabubuti sa produkto at serbisyo na maaari mong ibigay sa tao, sa mga tao o customers mo. Sa ganitong paraan, makakatulong ang pagiging malikhain upang mapaunlad ang iyong negosyo. Guys, nagbibigay daan din ito sa iyo bilang isang negosyante o entrepreneur upang makaisip ng mga bagay, mga solusyon, mga kanais-nais, makabuo ng mga bagong produkto, magkaroon ng kaalaman at marami pang iba na maaaring makatulong sa iyo sa paglago at pag-unlad ng iyong negosyo. Kaya naman, kapag nagsimula o nagtayo tayo ng sarili nating negosyo, isa ito sa mga katangian na kailangan natin o ninyong taglayin. Alright? Always remember that, guys. Okay? Next. Knowledge. Or knowledge of the needs and wants of people. Using knowledge in the right way can help you run your business more efficiently, decrease business risk, and exploit opportunities to the full. Meaning to say, a knowledge entrepreneur is someone who is skilled at creating and using intellectual assets for development of new ventures or services that will lead to personal and community wealth creation or to improve and enhance services. Lagi yung tatandaan, ang magaling at may sapat na kaalaman pagdating sa pagninegosyo ay malaki ang tsansa na umunlad pagdating ng araw. Sapagkat ang pagkakaroon ng kaalaman pagdating sa bagay na ito ay malaki ang maitutulong sa pag-unlad ng negosyo. Makakatulong ito upang mapaunlad at mapabuti ang mga produkto, ang mga serbisyo na maaari mong ibigay sa pangangailangan ng bawat tao, guys. An entrepreneur obviously needs to have knowledge of his product. Tama nga naman, the overall market and the competitors, guys. Businesses cannot succeed if entrepreneurs do not have information and knowledge about their products and the market as a whole. Ibig sabihin, kapag magsisimula o magpapatakpo ka ng negosyo, dapat meron kang sapat na kaalaman pagdating sa mga produkto na iyong ibinebenta. Hindi yung basta-basta ka nalang papasok sa isang negosyo na hindi mo naman alam kung paano o kung ano ba yung benepisyo na makukuha sa produkto na iyong binebenta. Dapat may kaalaman ka rin kung ano ba ang tatangkilikin ng mga customers mo, kung saang market o lugar ka magpapatuyo ng negosyo, at kung ano yung mga produkto o serbisyo na mas angat kaysa sa mga kakompetensya mo. Dapat alam mo yan pagdating sa pagninegosyo. Sa madaling salita, hindi ka magtatagumpay bilang isang entrepreneur, bilang isang negosyante, kung wala kang sapat na kaalaman at impormasyon sa mga produkto, serbisyo, at negosyo na ibinebenta mo sa mga tao. Kaya lagi natin tatandaan yan. Ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman ay malaki ang maitutulong pagdating sa business, guys. Always remember that. Okay?
Next, risk taker. A risk is an integral part of any new business, but it is an especially important factor in entrepreneurship because here, the entrepreneur bears entire risk of the business. So, it is necessary that the entrepreneur has an adventurous and risk-taking personality. When we say risk-taker, a risk-taker is someone who risks everything in the hope of achievement or accepts greater potential for loss in decisions and tolerates uncertainty. As an entrepreneur, guys, you must have the will or willingness to take risks to achieve and get your dream for your business. In other words, as an entrepreneur, you must be prepared to face all the trials that your business will face. You must be able, no, to accept your disappointment and defeat, because when it comes to entrepreneurship, we have many trials or failures to go through before achieving success. We always remember, when it fails, rest, then fight again. Okay? Lagi natin tatandaan yan. Bilang isang entrepreneur, dapat may will ka or willing kang makipagsapalaran upang makamit at makuha ang iyong pinapangarap para sa iyong negosyo. Guys, sa madaling salita, bilang isang entrepreneur, dapat handa ka na harapin lahat ng pagsubok na kakaharapin ng iyong negosyo. Dapat marunong kang tumanggap ng iyong pagkabigo at pagkatalo, guys. Dahil pagdating sa pagnenegosyo, marami tayong pagsubok o failure na pagdadaanan bago makamit ang tagumpay. Lagi natin tatandaan, guys, kapag nabigo tayo, huwag tayong susuko. Matuto tayong magpahinga and then laban ulit. Tama? Lagi niyong tatandaan yan, guys, when it comes to entrepreneurship. Alright? Next. Adaptability. The nature of business is ever-changing. Nagbabago yan, guys. Entrepreneurship is an iterative process. Ibig sabihin, pagdating sa pagninegosyo, paulit-ulit lang yung proseso. And new challenges and opportunities present themselves at every turn. Entrepreneurs need to evaluate situations and adapt so their business can keep moving forward when unexpected changes occur. Alam nyo, guys, may mga bagay na nagbabago pagdating sa pagninegosyo. Ang pagpapatakbo ng negosyo ay paulit-ulit lang ang proseso, guys. Kaya naman, dapat handa ka sa hamon na iyong pagdadaanan. Bilang isang entrepreneur, kailangan mong suriin o alamin ang sitwasyon sa pagninegosyo para nang sa ganon ay umusad pa rin ang iyong negosyo kung may pagbabago man na hindi inaasahan. You know what, guys? Being adaptable is also important because it showcases your ability to be resourceful, displays your leadership skills, determination, analytical skills, and many more. Dahil pagdating sa pagninegosyo, guys, nagbabago ang mga kagustuhan ng mga tao. Sa ganitong paraan, kailangan mong ibagay o i-adapt yung mga kagustuhan at pangangailangan ng mga tao sa iyong negosyo. Kung ano ang kagustuhan at pangangailangan ng mga tao, dapat yun ang produkto o serbisyo na ibinebenta mo sa kanila para makatulong ito sa pag-unlad ng iyong negosyo. Nakikita rin dito yung pagiging resourceful mo kung paano mo gamitin ang mga bagay na makakatulong sa iyong negosyo, pamumuno sa mga kasamahan mo, determinasyon at kakayahan sa pagpapaunlad ng iyong negosyo. At marami pang iba, guys. Adaptability, guys, is very important for an entrepreneur to be able to adapt well to changing market conditions and demands. And it is important for a successful entrepreneur to be able to focus on their goals in order to achieve them. Because adaptability starts with maintaining an open mind. It is about being willing to embrace change and to be open-minded to new things. Guys, napakahalaga para sa isang negosyante na makibagay at makiangkop sa pagbabago ng mga kondisyon at pangangailangan ng merkado at ng mga tao. Kaya naman, napakahalaga na nakafocus lang tayo sa ating layunin na makakatulong sa ating negosyo at makamit ang katagumpayan. Ayan. At syempre, upang magawa natin ito, dapat bukas ang ating isip at handa tayo nakaharapin ang mga pagbabago na makakaapekto sa ating negosyo. Lagi natin tatandaan yan, guys. Alright? Next.
Perseverance. Perseverance, persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. Perseverance in entrepreneurship is necessary if you seek success. Perseverance means pagtatyaga o matyaga. Alright? As an entrepreneur, guys, hindi malayo na maabot mo ang katagumpayan kung tinitignan mo yung sarili mo na magtatagumpay balang araw, na makakamit mo, makukuha mo yung pinapangarap mo balang araw. Perseverance can be defined as the ability to keep pursuing a goal, guys. It is a key trait that potential entrepreneurs should look to develop. Having big ideas, a lot of confidence, and of course, passion are also necessary attributes to an entrepreneur. But being perseverant is what really makes an entrepreneur successful. Ibig sabihin, ang pagkakaroon ng perseverance o pagtiyaga ay ang kakayahan na ipagpatuloy mo ang iyong layunin para sa ikauunlad ng iyong negosyo. Isa ito sa mga katangian na kailangan taglayin ng isang entrepreneur. Ang pagkakaroon ng kaalaman, kumpiyansa at pagmamahal sa ginagawa at marami pang iba ay mga kinakailangang katangian ng isang negosyante o ng isang entrepreneur. Ngunit ang pagiging matyaga ay malaki ang maitutulong pagdating sa pagninegosyo. Bakit? Because you never stop trying eh. Alright? And doing your best to achieve your goal. Hindi ka humihinto hanggat hindi mo nakukuha at nakakamit yung goal mo, yung pinapangarap mo para sa sarili mo at para sa iyong negosyo. Alright? Why is it important to persevere? Bakit napakahalaga na magtiyaga tayo pagdating sa pagninegosyo? Perseverance, guys, is very important because it makes you push through your obstacles to reach your goals. Kapag meron kang pagtiyaga, ibig sabihin, patuloy yung effort mo to do or to achieve something despite difficulties, failure, or opposition. Ibig sabihin ito, ito yung nagtutulak sa'yo at nagbibigay daan upang maabot mo yung mga layunin na makakatulong sa pag-unlad ng iyong negosyo. That is why perseverance is also important when it comes to entrepreneurship, guys. Alright? Next, self-confidence. Entrepreneurs who have confidence attract what they desire, alright? They present their best selves to their potential clients and customers, and those clients and customers feel their energy and confidence. Confidence, guys, ibig sabihin, it is an attitude about your skills and abilities. Tumutukoy ito sa abilidad mo at kakayahan mo na gawin yung isang bagay na makakatulong sa iyo at sa iyong negosyo. Alright? It means you accept and trust yourself and have a sense of control in your life. Self-confidence, guys, is a person's belief or trust in their own ability. Ito yung pagtitiwala mo sa sarili mo na meron kang kakayahan na gawin yung bagay na makakatulong sa iyo at sa iyong negosyo. Alright? You are not scared to explore uncharted territories, to take risks, and take difficult decisions. Ang pagtitiwala sa sarili, guys, o ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ay isa sa mga pangunahing katangian pagdating sa pagninegosyo at upang magtagumpay. Sino ba namang negosyante o tao ang walang tiwala sa sarili? Wala naman siguro, di ba? Kaya naman, ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na gawin ang mga bagay na makakatulong sa ikakaunlad ng iyong negosyo. Alright? Confidence, guys, is important in business because it helps you to deal better with conflict, improves your communication skills, can make you happier at work, enables you to take feedback better, and can make you a better leader. Maraming pwedeng maitulong ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili, guys. Dahil nakakatulong ito kung paano ka makitungo sa mga kasamahan mo, komunikasyon sa mga customers mo, at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Nagbibigay din ito ng magandang feedback na maaari mong matanggap sa ibang tao o maging daan para maging isang mahusay na leader o entrepreneur. Alright? Lagi niyong tatandaan yan. Kapag magtatayo at magpapatakbo kayo ng sarili niyong negosyo, dapat taglayin niyo ang katangian nito, yung pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Alright? Lagi niyong tatandaan yan, guys. Next,
Initiative. Initiative refers to an individual's ability to turn ideas into action. Ibig sabihin, yung mga naiisip mong paraan, yung mga kaalaman mo, ay ginagawa mo. Alright? It includes creativity, innovation, and risk-taking, as well as ability to plan in order to achieve objectives. Initiative, guys, ibig sabihin, pangunguna, pagkukusa, o hakbangin. Bilang isang entrepreneur, kailangan mong gawin ang mga bagay na iyong naiisip at pinaplano para sa iyong negosyo. At kung gagawin mo ito, dapat taglay mo ang pagiging malikhain, may pagbabago, at handa sa mga pagsubok at hadlang na iyong kakaharapin. At isa pa na mahalaga na kailangan mong tandaan, dapat mayroon kang pagpaplano upang maabot at makamit mo ang iyong layunin, guys. Because initiative is the capacity and imagination to do something in a new approach or what needs to be done. Alright? Together with the courage and willingness to do it. Ang initiative, guys, ay ang kakayahan mo na pangunahan na gawin ang mga bagay na kailangan mong gawin o tapusin na may lakas ng loob upang magawa mo ito ng maayos at tama. And especially, without others' help, guys. Alright? Initiative, guys, is essential to growing a successful business. Don't wait until someone tells you what to do or gives you permission to do something in your business. Because initiative distinguishes a leader, guys. Because it is not just about doing what is told, but rather finding new ways to do more. If a leader's job is to build progress, then initiative is how that progress can be built. Lagi yung tatandaan, bilang isang entrepreneur, alam natin kung ano ang makakatulong sa pag-unlad ng ating negosyo o ng ating kumpanya. Huwag na natin hintayin na sabihan pa tayo ng ibang tao kung ano ang dapat nating gawin. Kailangan meron tayong pagkukusa at mag-isip o gumawa ng paraan para sa ikauunlad ng ating negosyo. Kung ang entrepreneur ay ang gumagawa at nagpapatakbo ng negosyo, ang pagkakaroon ng initiative o pagkukusa ay siya namang magpapaunlad sa ating negosyo. Lagi niyong tatandaan yan, guys. Alright? Next. Problem solver. Problem solver, a thinker who focuses on the problem as stated and tries to synthesize information and knowledge to achieve a solution. As an entrepreneur, guys, you must have a problem-solving skills because this is your ability to identify a problem, determine its cause, and figure out all possible solutions to solve the problem. Ikaw bilang isang negosyante, dapat alam mong solusyonan yung mga pagsubok at problema na kinakaharap ng iyong negosyo. Kailangan yung taglayin yan, guys. When we say problem solver, guys, you are analyzing what is wrong and what is right in the current situation or in business. Kailangan, bilang isang negosyante, kailangan suriin natin kung ano ba yung mali at tama na ginagawa natin sa ating negosyo para nang sa ganon malaman natin kung ano ba yung problema na dapat nating ayusin, na dapat nating solusyunan. Because problem solving is one of the most important aspects of entrepreneurship, guys. As both the founder of your organization and the leader of your team, you will be responsible for identifying and solving problems of your customers, your partners, your employees, and your company altogether. When it comes to entrepreneurship, guys, ang paglutas ng problema na kinakarap ng iyong negosyo ay napakahalaga sapagkat dito masusubok ang ikauunlad ng iyong negosyo. At hindi lang yan. Bilang isang entrepreneur o bilang isang leader, kailangan mo rin solusyonan ang problema na kinakaharap ng iyong mga empleyado, ng iyong mga produkto, at mga mamimili o mga customers sapagkat makakatulong ito upang makausad at mapalago at mapaunlad ang iyong negosyo o kumpanya. Lagi niyong tatandaan yan, guys. The most successful entrepreneurs don't accept defeat, guys. They keep moving and changing. Part of being a great problem solver is knowing how to evaluate each situation and look at outcomes on a holistic level, analyzing how your solutions will affect you or your business in the long term. Isa sa mga katangian na taglay ng isang entrepreneur o matagumpay na negosyante ay hindi sila tumatanggap ng pagkatalo o pagkabigo. Patuloy pa rin silang gumagawa ng paraan na makakatulong sa kanilang negosyo
isa sa mga dapat mong tagalayin kung magpapatakbo ka man ng iyong negosyo someday, no, ay dapat alam mong suriin ang bawat problema at solusyonan ito sa madaling panahon. Dahil kung hindi mo ito aaksyonan, magiging hadlang ito upang ikaw ay magtagumpay. Lagi niyong tatandaan yan, guys. Alright? Next, communication skills. Communication skills is the ability to express yourself and to understand others so that ideas can be shared. Ayan, ito ang kakayahan mo na ipahayag ang iyong sarili at saloobin o damdamin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa ganitong katangian, kailangan mo rin unawain ang mga sinasabi ng iba na maaaring makatulong sa iyo at sa iyong negosyo, guys. Because communication is a way to make interaction between people. Ito yung nagsisilbing daan upang makipag-interact, makipag-socialize ka, makisalamuha ka, masabi mo yung dapat mong sabihin, masabi mo yung saloobin o yung damdamin mo na makakatulong sa paglago ng iyong negosyo. Alright? Entrepreneurs always try to improve their communication skills because it will assist them in sharing their ideas and presenting them clearly and to constantly work in a better way with their staff, team members, clients, and customers. Alam nyo guys, ang komunikasyon ay isang paraan ng pagkikipag-ugnayan sa mga tao. Dahil ang pagkakaroon ng mahusay na komunikasyon sa tao ay nakakatulong upang maipahayag mo at maiparating mo ang mga idea, kaalaman, at mga paraan na maaaring makatulong sa pangangailangan ng bawat tao. Alright? Now, the question is, how is business communication important to an entrepreneur? Positive and effective communication with clients and partners help entrepreneurs to stay in touch, which builds a pleasant experience for them. Entrepreneurs can effectively communicate with their customers. It helps in enhancing customer experience and satisfaction. Guys, ang pagkakaroon ng positibo at epektibong komunikasyon sa ibang tao ay napakahalaga. Dahil sa ganitong paraan, nakakaramdam ng kasiyahan ang mga taong nakapaligid sa iyo, lalong-lalo na ang mga customers mo. Sapagkat nabibigay mo o naipaparating mo sa kanila ang mga bagay na dapat nilang malaman at nagiging kontento sila sa mga produkto o serbisyo na kanilang nakukuha. Okay? Kaya naman, kapag nagpatakbo at nagpatayo tayo ng sarili nating negosyo, dapat meron tayong taglay ng ganitong katangian. Alright? Pagdating sa business. Always remember that, guys. And last one, hardworking. Being hardworking alone is not sufficient to achieve successful in anything, including being a successful entrepreneur. Successful entrepreneurs are hard workers, and they also enjoy what they are doing. They are dedicated, driven, and focused. They are goal-oriented and have a strong attention to detail. Kapag masipag ka, guys, hindi malayong malayo ang mararating mo. Hindi malayong magtagumpay ka. Hindi malayong makamit mo, makuha mo yung goal mo, yung mga layunin mo, yung mga pinapangarap mo para sa iyo at para sa iyong negosyo. Alright? Why should be an entrepreneur a hardworking? Success in business is about setting goals and achieving them, guys. And the secret, as many people will say or will agree, is hard work. Because if you are a hard worker, you automatically do the other things that lead to success in business. You will improve yourself and you will persist. Ang sikreto upang maging matagumpay sa negosyo, guys, ay dapat nakafocus ka sa mga layunin na dapat mong abutin, na kailangan mong makamit. At para magawa mo yan, dapat mong taglayin ang pagiging masipag. Dahil kapag masipag ka, gagawin mo ang lahat ng bagay para lang magtagumpay ka. Pagbubutihan mo at magpupursigi ka upang mapaunlad ang iyong negosyo. Alright? Because hardworking people, guys, keep on improving their performance to produce good products and or to provide good services. Ayan. Kapag pumasok ka sa isang negosyo, dapat masipag ka. Pagbutihan mo, magpursigi ka upang makagawa ka ng mga produkto at serbisyo na kakailanganin ng bawat tao. Okay? Why is it important to be a hardworking, to be successful?
Bakit napakahalaga na magsipag tayo, magpursige tayo para lang maging successful, para magtagumpay? Because hard work is the key to both success and self-satisfaction. When we do hard work, guys, we can achieve our goals, which leads to self-satisfaction. We must always remember that positivity and motivation come from hard work. When you work hard, you come one step closer to your dreams, and that gives you positivity. Bakit napakahalaga na magsumikap tayo, magsipag tayo, magpursigi tayo para magtagumpay? Dahil ang pagsusumikap ay ang susi para magtagumpay at makamit ang kasiyahan sa sarili, guys. Dahil kapag nagsusumikap tayo, makakamit natin ang mga layunin, mga ninanais, mga minimithi at mga pangarap natin sa buhay. Na kung saan, kapag nakamit na natin ang lahat ng ito, alright, makakaramdam tayo ng kasiyahan para sa ating sarili. Sa ganitong paraan, nagiging positibo tayo na gumawa pa ng mga bagay na maaaring makatulong sa atin at sa ating negosyo. Alright? Those are the characteristics that an entrepreneur should possess. Yan yung mga katangian na dapat taglayin ng isang entrepreneur, ng isang negosyante when it comes to business. Always remember that, guys. And here ends our lesson about characteristics of an entrepreneur. Thank you for listening, guys. Thank you for your time. Umaasa ako na yung mga katangian na yan ay tataglayin nyo. Maging entrepreneur man kayo o hindi, balang araw. Okay? Thank you for listening, guys. Good day, everyone. God bless you all.